Hey guys, sino kaya sa dalawang smartphone na itong worth it bilhin dahil nga sobrang identical ang specs sila? Itong si HAT 40i at ang Tecno Spark 20 at isa lang malaking pinagkaiba ng dalawang smartphone nila sa mga specs nila. Dahil sa may camera, same lang sila na mayroong dual camera na mayroong 50 megapixel main camera at 32 megapixel na front selfie camera. Same din sila na mayroong 5000 mAh battery sa kahit naman sa charger. Same display din na mayroong 6.6 inches na mayroong IPS LCD display na mayroong 9 tiers na refresh rate at 720p resolution. Same storage din na RAM na mayroong 8256 na version pero mayroong 8128 si HAT 40i na mayroong 4899 na SRP at pareho yung 5399 naman ang 8256 na version nila ng HAT 40i saka ng Spark 20. Sa web design, very identical din sila na mayroong formang iPhone na camera nga. At ang main difference na ng dalawang smartphone nga na to is mayroong silang Unisoc T606 na processor. Itong si HAT 40i, habang naka G85 naman si Spark 20. At yung mga total score nilang dalawa, halos same lang sila dyan guys. At pero sila mayroong 5 fingers na supported sa may multi-touch. Malakas pang hatang 8256 na smartphone sa mga ganitong presyo. At yes guys, itong si Spark 20 at HAT 40i ngayon, ang pinakamurang smartphone na mabibili na mayroong ganyang kataas na storage at RAM sa mga smartphone ngayon. Actually, naka 16GB pa nga daw sila, ang kaso nga gimmick lang yon. Di gaano naman karami ang RAM natin sa kanang storage, still processor pa rin naman ang magde-decide sa magiging performance ng smartphone natin. Like nga dito sa may Mobile Legends, kahit alin naman sa mga dalawang smartphone na yan, still okay naman sila sa game na to. Merong ultra graphics at high frame rate si Tecno, habang na ultra graphics naman at super na refresh rate naman si Infinix. Lamang si HAT 40i sa may settings nila, pero halos presa naman sila sa actual na gameplay nga nila, kahit pa magkaiba sila dyan. Kaya para sa akin pareho naman silang okay. Sa Call of Duty Mobile naman, dun pa lang sa Mi HAT 30. Napapansin ko na lang medyo lagan G85 sa Call of Duty Mobile ngayon. Pero very minimal lang naman, saka sobrang dalang lang. Pero itong si Unisoc, wala siyang issue dito para sa akin. Dahil nga kung sa may multiplayer lang tayo, napapansin ko na mas maganda ang performance ng Unisoc T606 sa may Call of Duty. Kaya para sa akin kung more on Call of Duty Mobile ang nilalaro mo, eh syempre dito sa may Infinix HAT 40i. Pero ang isang pinagtataka ko lang dito, naka dual speaker na si Tecno, habang naka single speaker pa rin si Infinix. Dito naman sa mga camera nila, ito yung mga sample natin guys. Dito ko na sinasinubukan sa mga medyo madidilim, dahil kung sa mga maliliwanag, pareho naman silang okay dun. Dito sa may first picture natin, para sa akin almost identical na naman sila dito. Dito naman sa may pangalawang picture natin guys. Pansin natin na medyo mas madilim yung kuha ni HAT 40i at medyo maliwanag yung Spark 20. Pero sa may personal guys, ang totoong kulay niya pagka nakita natin sila is itong si HAT 40i yung totoong kulay niya. At dito naman sa may Spark 20, eh mas pinaliwanag na siya. Kaya para sa akin kung ako pipili dito, eh medyo dito ako sa medyo mas realistic kay HAT 40i. Pero hindi naman ibig sabihin na pakit yung kuha ni Spark 20, still maganda pa rin siya dahil nga mas maliwanag siya. Dito naman sa may pangatlong picture pagka sa may selfie naman, medyo okay naman silang pares dito para sa akin. Pero mas maliwanag kayo kay Spark 20 rito compared sa may HAT 40i. Pero guys, maitim talaga ako. Kaya still mas realistic yung kay HAT 40i dito. Dito naman sa may pangatlong picture, medyo mas tinted nung kuha ni Spark 20 compared kay HAT 40i. Pero para sa akin okay naman silang parehas dyan. Dito naman pagka sobrang madilim sa may selfie camera nila, medyo mas gusto ko yung kuha ni Spark 20 rito compared kay HAT 40i. Itong next picture naman natin is medyo identical lang sila para sa akin. Kaya para sa akin okay naman silang parehas dyan. Dito sa susunod na sample naman natin sa may selfie camera ulit guys, medyo mas maganda pa rin yung Sony Spark 20 dito para sa akin. Dito naman sa may next picture natin, medyo mas totoo yung kulay ng kay HAT 40i dito compare kay Spark 20 na medyo maliwanag nga. Pero totoo ang kulay nga niya is ito si HAT 40i. Itong next picture naman natin is medyo mas sharp pa rin yung Sony Spark 20 compare kay HAT 40i pagka binasa natin yung RS. Dito naman sa may next picture natin, still mas detailed ng konti kung yung Spark 20 compared kay HAT 40i. Dito naman sa may next picture natin, actually guys, medyo madilaw talaga ang kuha na yan. Itong ilaw na yan guys, na sensor. Itong kuha ni Spark 20, yun yung medyo mas magandang kuha para sa akin. Well guys, kita lang makakapag-decide kung aling klase ng camera ang gusto nyo lang para sa inyo. Dahil medyo mas maliwanag yung mga kuha ni Spark 20. Pero mas totoo naman yung kulay ni HAT 40i dito para sa akin. Kaya para sa akin kung pipili kayo sa mga camera nila, kaya pareho naman good siya para sa akin. Para sa akin maganda naman silang parehas, kahit sino naman ang mapipili mo sa dalawang smartphone na yan.
Still pareho naman yung sulit. At still, maging Phoenix sa Manor mag-Tekno, panalo pa rin naman si Transion. Dahil isa lang naman ang may-ari ng Infinix sa kanan Tekno. Yun lang guys, yung mabilis na video muna natin. Thanks for watching.